Oh, mga kahabis, good morning. Darating lang na aming mga carpet plants. So, mag-unboxing na naman tayo ng carpet plants. Yes, boss. Hi. Hello. Ang balita. Pwede mo na? Ah, sige, boss. Maraming salamat. Thank you. Ha. Okay. Oh, Mark, tiga na. Buksan na natin. Pakita mo, close up. Ayan, ito ang ating... laki. Ayan, tripartita. Ayan, tripartita. Sige, guys, go. Ito ang... oops, nasama. Monte Carlo. Grabe, Monte Carlo. Ang laki. Ang laki ng Monte Carlo. Hanip. Sariwa-sariwa. Ayan, ano naman yan? Hair grass. Ayan ang dwarf, Japanese dwarf hair grass. Japanese dwarf hair grass. Ito naman ang HC. HC. Ito naman ang Glosso Stigma. Ayan, may Glosso Stigma tayo. Halos may pagkakahawis sa Monte Carlo, kaya lang medyo mahaba-haba yung dahon niya, parang luha or patak ng ulan ang design ng dahon niya. Ito na nga yun. Actually, yung plants po natin mo, hindi wala naman siya talagang lifespan kasi talagang nabubuhay po talaga siya hanggat na may maintain yung kanyang mga dates. Talagang lumalago po siya. Pero unless hindi mo maibigay yung mga needs niya, mamamatay siya. Sometimes, 1 week, 2 weeks, well, depende sa hindi po, depende sa paglalagay mo sa kanyo. Meron mga aquatic plants. Saan na tayo? Sige lang, okay lang po. Yung color. Yung color daw. Ano naman yan? Ang parang... kapapareso. Asa yung gloso? Bibilangin natin, Mark. Loso. Kasi tripartita natin. Carlo mo. Tripartita. Glosso. Tripartita mo. So, okay tayo sa tray. Yes, sir, ma'am. Pasok ko kayo. Pasok kayo para makapili po kayo. Okay, tapos na tayo sa tray. Ito namang isa. Ito naman, mga nakakap. Merong tray, merong cup. Kasi pagka-cup, yung iba, konti lang ang kailangan. Gusto nila sila yung nagpaparami. So, may variety nga ng bilihan ng mga aquatic plants. May maramihan tulad ng tray.
meron namang maliit. Kasi pagka kailangan mo maramihan, bibilin mo na tray para hindi kayo lugi. Kasi kung maliit ang bibilin mo, tagal lumagod sa lalaki. Ayan. Partita Glossostigma Dwarf Hair Grass Monte Carlo HC. So, yan. So, ngayon, yan. I-arrange namin lahat yan sa display aquarium namin, syempre. I-ayos namin lahat yan. So, yan. Maraming salamat ka, Habis. Unboxing. Dumating na ang ating Java mo sa Christmas mo. Okay. Yan. Na. Yan. Sabi mo, sabi mo. Ito naman yung Christmas moss. Christmas moss. Java moss. Dito namin lalagay yan sa malaking aquarium. Maintain namin yung kanyang kasarawaan at kagandahan. Ayos ba? Okay, bossing. Bali, ito yung aquarium na napili nyo, no? Yan. Yan ay nasa 50 centimeter size niya. Most likely, mga nasa 12-13 gallons to. So, ito na yung mga requirements natin. Ito ay doble mo kay plastic. 3 kilong aqua soil. 3 kilong aqua soil. Tapos, ngayon yung black sand ni Bossing mga 6 kilos so nag-e-estimate pa kami ng pricing kasi syempre budget muna yung tinitignan namin bago kami magtuloy-tuloy sa kukunin na lang setup okay so re-ready muna namin okay po so ganyan yung forma na magiging it's up to you kung gagayahin mo siya or ikaw na bahala maglalaro maglaro kung paano mo siya i-set up mo ha. Kaya ha pagkakapwesto ng hardscape mo ng mga bato at halaman. Okay? So ito na 'yung ilaw mo. Ang on filter. Aqua soil, tsaka black sand. At syempre mga aquatic plants mo. Tapos ang CO2 tablet. Okay? Ma'am, sir, ito ho yung aquarium natin. Yan. So, ang una nyo po ilalagay, tinatawag natin pumice rock. So, ito po yung pang good bacteria. So, nilalagay po siya sa ilalim. Yan. So, dito muna siya. Kalag nyo po siya, one layer. Hindi mo siya kailangan na double layer, ha? Okay. Sunod, black sand. Kung meron kang pang scoop, o kaya kamayin mo na lang. So, dito mo siya ipapatas ibabaw. Now, hindi naman kinakailangan i-level mo na katulad ng ganyan. No? Kung gano'ng kakapal din sa harap, meron kakapal sa likod. Pwede mong gawing
depende sa'yo kung gusto palaas dito, palaas doon. Para naman magkaroon ng ika nga eh, design. Scoop design or looping, gano'n, parang gano'n. Okay, so pag dahil gawa mo na natin yan, next naman itong aquacell mo. Sa ibabaw lang. Pero bago ang aquacell, kukunin mo muna yung mga bato mo para position mo na. Diba, medyo pwesto mo na siya. Pag na-press mo na yung mga bato-bato mo or kung ano pa yung mga design na ilalagay mo, tsaka mo ngayon ilalagay si aquacell. Kasi sayang naman si aquacell kung dadaganan mo lang ng bato, diba? Tsaka makakamayin yung aquacell yung hindi sa bato. Kung gusto mo mas makapal din sa likod, manipis sa harap, it's up to you. So, ganun yung paggawa niya. So now, di na-pwesto mo na yung bio-ball, itong tinatawag natin bio-gravel, black sand, and then yung aquacell. Na-pwesto mo na rin yung mga hardscape mo, yung bato, di ba? Ngayon, yung mga halaman mo naman, bago mo ibaon, i-position mo kung ano yung the best na gusto mo. Pagka final na, o tama na, okay na yung design na gusto mo, yung rubber band doon, tatanggalin mo yung foam. Tatanggalin mo yung foam ng rubber band. Tapos, pwede mo nang pangayin, i-foam mo lang. Okay. Pero, kung gusto mo naman ikalat yung halaman, kasi ang bawat tali ng halaman, tatlong stem yan eh. May tatlo, may dalawa, isa may apat, di ba? Okay. Gusto mo ikalat, ikalat mo. Ngayon, ang gagamitin mo naman, kung gusto mo para makamerus ka sa tweezer, gamitin mo yung challenge ni nanay. Iipitin mo yung halaman, sabay ibabaon mo lang yung channel pabaon, huwag yung diretso-diretso may slant ha, para pag tinubigan mo, hindi hihilahin na grabe. Okay, pagbaon mo ganun, buka mo yung channel, buka sara para dahan-dahan mo mungo. May iwan ngayon dun yung stem ng halaman. Okay? Now, pagkatapos nun, position mo na ngayon yung hangon filter mo, left or right. Ikaw na bahala. Tapos, ilaw mo. Later na, pag natubigan mo na. Ngayon, naitanim mo na yung mga halaman, lahat klaro na, reglado na lahat yung nasa aquarium mo, reglado na, parang ganyan, place na lahat, na forma na, tatakpan mo naman ngayon ng plastic. Lahat, manakalangan lahat mo tapakpan ng plastic. Para pag naglagay ka ng tubig, kung mapalakas man yung tubig mo, hindi mahuhukayuhan yung mga ano mo, setup mo. Kasi pag nabigla yung tubig mo, masira yung setup mo, ulit ka na naman. Kailangan dahan-dahan. Ngayon, yung pagbukas ng drain, yung paglapag ng tubig niya, kailangan gumagapang lang. Yung gumaganon. Kailangan. Pag-patience talaga, hanggang sa mapuling manggas na tumaas na yung tubig, hanggang sa matapos ka. Okay, tapos ilaw na, tapos hangon filter, saksak ka na. So that's it, guys. So, malinaw ba instruction natin mo? Ayos ba? Ayos daw, malinaw na instructions ko. Okay, salamat po. Subscribe. Ping Imson, ha? Salamat to. O, kailangan mo ng siphon hose. Tsaka fishnet kung wala ka pang fishnet. O, kuha tayo ng siphon hose. Okay, siphon. Ayan yung pag-vacuum ng tubig sa aquarium. Tsaka paglinis. O, mag-water change ka, kukunin yung mga alitabok sa ilalim ng na mga nakikita mo sa ibabaw ng aquacell mo. Ito yung pang-vacuum mo para madali mo malinis ang aquarium. Okay, tapos ito naman ang fishnet. Hindi pa bot, silmark na ako kuha ng fishnet. Toing, toing, toing. O, shoutout daw, anong name boss? Kevin, Kevin. O, Sir Kevin. Mama ni boss Kevin. Ay, di ba? Ang mga customer natin nandiyan na. Mamaya na ulit.